Ito naman po, War on Drugs po. Ano po ang pagkakaiba ng War on Drugs ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos? Nakikita nyo pa din po ba ako? Ayan. Sabi dito, Mike Mataris, Mataris eh, o kung ano man. The continuity of the War on Drugs but with a twist. PRRD was predicated on Tokhang, which was more spooky since it is policeman knocking on your door. In PBBM system, it is the barangay's people knocking on your door, different folks, different stroke, both effective. So parehas naman din pong naging effective. Kaso dito kay PBBM, mas naging target talaga yung mga big fish. Ano? Big fish target of PBBM admin in drug on war. It's the big ones that were really hitting so much. Yung mga maliliit, kinakausap namin. So ano ibig pong sabihin nun? So siguro, tinatanong-tanong nila, o ganito, alam nyo naman na masama sa tao at nakakasira ng buhay ang droga. Diba? Kinakausap nila. Eh ikaw ba? Siguro sinasabi nila, ikaw, alam namin, small time ka dito sa lugar ninyo. Diba? So nakatingin na kami sa inyo. Pero wag ihinto mo na lang. Ganito, makipagtulungan ka sa amin. Eh, tapos kumbaga tutulungan ka namin na wag nang magdroga. Ganyan, 'di ba? Makipagtulungan ka sa amin, ichuchu mo yung malalaki. So ganyan, 'di ba? No, so nakukonbinsi nila. 'Di ba? Kagaya niyan, ayan, sabi po dito. Yung mga maliliit kinakausap namin, we're trying to rehabilitate because sa barangay level, yung mga barangay chairman, mga barangay tanod, alam ng kapitan yan kung sino ang tatawagin. So alam ng kapitan kung sino yung mga drogista, alam ng mga kapitan kung sino yung mga runner dyan. Ganun lang po. So mas kinausap nila nun, tapos re-recta na po sila dun. 'Di ba? Hindi na yung kumbaga parang sa dating sa pangulo, Pangulong Duterte ay binigyan ng tsansa na sumuko tapos kinausap ganun. No, so nakarekta sila. That is how we bring back the faith in our system. Which is eto po, yung sistema po nila kagaya po nung sa Tondo, tama po ba ako o mali? Yung sa Tondo, napakalaki po nung nahuli nilang droga doon, ano? Sobra-sobra. Hindi ko na lang po, hindi ko malaman yung bilang o yung presyo, pero halos ano yata eh, kulang na lang 1,000 kilos na po yung ano, nahuli doon. Which is isa po sa pinakamalaki na nahuli o nakulimbat sa war on drugs po. So, effective. Di po ba? Itinuloy. Pero medyo may konting twist para sa ganun, mas malambat talaga yung malalaki. Ano, dahil po diyan sa malalaki eh kaya may maliliit. So kapag kayo malalaki, ang mismong malambat eh stop lahat, 'di ba? Ayan. So ang gobyerno ni PBBM ay itinuloy po ang adhikain ng Pangulong Rodrigo Duterte. Lalong-lalo na po laban sa droga, 'di ba? O palakpakan. At isa po si Chairman Benhur Abalos, ha, sa nakikita ko na napakasipag. Talagang ano siya, on hand siya. Talagang kapag kung saan meron, nandoon siya. Kaya lang nung isang araw po eh nag-positive po si Chairman si Secretary Benhur Abalos sa COVID-19. Ano po? So, dahil sa sobrang kasipagan, mga kababayan. Pero effective po yung nangyayari po. O effective po yung kung ano po yung style nila ngayon sa war on drugs. Diba? Diplomatic type kasi si PBBM. Matalino, matapang, with a heart. Sabi ni Ma'am Lorna Chua. Tulad po ni Apo Lakay, yung mga lalaking drug syndicate, yung pinakaugat, ang pinuntirya. Tama. Sino ba yun?
Nakalimutan ko yung Chino eh, 'di ba? Na talagang related sa droga. No? Tama po kayo. Unahin yung puno bago yung mga sanga. Ayun, ang ginagawa po nila, kinakausap nila yung mga sanga. Dahil nga po kung dati ang pulisya ang nangunguna at kakatok doon sa mga ano, sa mga bahay-bahay, ngayon po barangay. Kumbaga barangay sila nakikipag-ugnayan. Tapos alam naman po ng barangay. Siyempre, ang barangay po ang unang mga sumasalo ng mga reklamo eh, di ba? So alam nila kung sino mga loko diyan. Alam nila kung sino mga drogista diyan. Alam nila kung sino ang problema ng kanilang barangay diyan. So rektahan, oh, ito. Pinagtuturuan ng barangay, oh. Sa kanila kinausap, ano? Oh, makipagtulungan ka sa amin. Tapos ganyan, tutulungan ka namin. Ituro mo sa amin kung sino 'yon. Yun nga po yung nangyayari ngayon. Yung malalaki ang nalalambat ng war on drugs po ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi po natin sinasabi na hindi naging effective yung kay Pangulong Duterte dito. Parehas pong effective, magkaiba lang po ng pagpapatupad. Kumbaga, with a twist lang. No? So parehas pong epektibo mga kababayan.